Panginoon'y darating kasama ng mga anghel, kailanman'y di magdidilim pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na sa ating dumarating, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapitagan na tanghali sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagkakatipon upang manambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ikasyam na araw po ngayon ng nobena sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria Immaculada Concepcion, ang Santa Patrona ng bansang Pilipinas at ng maraming mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga pamayanang Kristiyano. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Mayroon din pong banal na ginugunita si San Ambrosio na obispo at Doctor of the Church. Datirati po siya ay Roman Governor at mayroong kaguluhan sa pamayanan ng Milan pagkat mayroong nag-aagawan na mamiminuno. Eh, nung siya ay manalita sa mga tao, siya ay hiniling na siyang maging obispo o patriarka ng Milan. Kanya pong binaka ang mga kamalian at buong sinop at husay niyang ipinaliwanag ang katotohanan ng pananampalataya. Siya rin po ay naging instrumento upang si San Agustin na isang dakilaring namiminuno ay nagbagong buhay. Sana po katulad niya ang mga usap natin ay pagtugon at pagtalimang masugid sa ating Panginoon. Mga kapatid, idasal natin ang mga samo nating dalangin sa pagpunta rito sa National Shrine Santo Padre Pio at upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano, matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at nananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan, ako ay papasok, at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos. Tangi ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo Poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hanapin ang pumahal, siya'y ating matatagpuan, sa kanya tayo magdasal. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita ay hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong mapitagan at mabiyayang tanghali sa inyong lahat. Binanggit ko po yung salitang mapitagan. Naalala ko yung salitang gentleness, honorable, man of integrity. Pagkat ang ating mga larangan ng buhay at pagkakabuhay, para bang nawawala na yung ganong decorum. Maging sa ating pananalangin po, dapat talagang ang disposition natin ay dapat angkop na angkop. Naalala ko't sa mga paaralan, mga tanggapan, mayroong dress code. Anong araw ang ating mga maninimba naglalagay pa ng belo, katulad nung bumabasa rito sa lectern. Kaya tayo ay merong ganong modesty. In a sense that befit our being. Kaya mayroon po tayong bahay dalanginan, sacred time, sacred place. Para sa gayon ay ating nagagampanan ng may kaangkupan ang lahat-lahat. Ito pong ating mga pagbasa ay tumutukoy sa foundational aspect ng ating buhay at pagkakabuhay bilang mamamayan at bayan ng Diyos. Binanggit doon ang geophysical and atmospheric elements, mga factors na we need to consider sa pagtatayo ng mga buildings o mga gusali. Ay gayon din po ang buhay natin, spiritual, dapat matibay, matatag. Kaya sa ating panahon ngayon, maski pag-iisip, merong mental health, kalusugan ng katawan at kaluluwa. Men sana, corpore sana, sa Latin. Kaya isang hamon sa atin ito na ang ating panahon ng Adbyento, ikalimang araw po, hindi pa ito Pasko, kundi preparation for the coming of Christmas.
At nasabungad po tayo ng napaka-importanteng pagdiriwang. Pagkat bukas o simula mamayang takip silim ay solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ito po ay dogma o faith, pangunahing katuruan at katotohanan ng ating pananampalataya na ang mahal na birhen ipinaglihing walang kasalanan mula pa sa sinapupunan ni Santa Ana. Kaya bilang kaban ng tipan, bilang luklukan ng sagradong katotohanan, ay dapat tayo po, we feel no evil, we see no evil, we think no evil. Kaya mahalaga yung purification ng ating pagkatao. At itong panahon ng Adbyento, panahon ng pagbabago, maging mas mabuti kang tao kaysa nung isang taon. Kung yung virus ng mga karamdaman ay isinasaalang-alang natin and we take the necessary precaution, ay gayon din, sabi nga doon sa nakasulat sa lansangan, safety first, ay gayon din po sa ating buhay para hindi ka makontaminate ng kasamaan at kasalanan ang insidious allurement ng bagamundong buhay, ay dapat po ating isinasaalang-alang. Kaya yung kaninisan ng puri at dangal, mapawi ang corruption sa ating buhay at pagkakabuhay, ay dapat kita ay nakikipag-tandem sa grasya ng Diyos. Nang sa gayon, hindi madisgrasya o maging lihis ang ating buhay at pagkatao. Tularan natin ang binanggit na kabanalan ni San Ambrosio na naging facilitator or instrument para magbalik loob si San Agustin sa halaghag na pamumuhay. At yun ding bati ng anghel na we keep on re-echoing tuwing nagdadasal tayo ng Angelus. Yung pagpunta natin dito sa National Shrine of Santo Padre Pio, pag-uwi natin, dala-dala natin ang grasya sa ating mga kasama sa pamamahay, sa kapitbahayanan at sa larangan ng buhay na ating pinagkakabuhayan araw-araw. Tularan natin ang matamis na oo ng mahal na birhen, yung kanyang piyat, yung paliwanag ni San Ambrosio na ang kamalian ng Arianism at yung hedonistic mode of existence ay naging isang katangiang pinapahalagahan ng tao. At sana po, gayon din tayo, katulad ng mga propeta na isinagisag yung kandila, unang kandila ng Adbyento, hope-filled manner of existence, na yung transformation, ang pagpapanibago ng buhay natin ay siyang maging ehemplo para sa gayon naman matiwasay at magkamayroon ng kapayapaan ng mundo. Kaya ipagdasal natin ang mga bansa at mga namimununo at maging tayong mga Kristiyano, maging ilaw at point of reference in order to live our lives accordingly as a people of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng po.
manalangin mataos. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapadapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at napiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasalo natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, kabataan at mga pamilya, maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries, lalo na ang nasa advocacy for justice and peace, at gayon din po ang mga nasa advocacy for restorative justice, advocacy for environmental concern, the promotion of human dignity and life as well as human rights. At yung pong mga nasa larangan ng komunikasyon, maging ang mga nasa akadem, mga nagtuturo, nag-aaral, at mga nasa counseling, at maging yung pong mga nagsasagawa ng relief, rehabilitation, na mga naapektuhan ng lindol, ng digmaan, ng karahasan at maging mga aksidente. At yung pong mga ipinagdadasal nating samo kais sa pagpunta rito sa National Shrine ni Santo Padre Pio. The people commended for our prayers and intentions, maging ang mga birthday celebrators at anniversary celebrators sa buwang ito ng Disyembre, at maging yung pong mga nagsasagawa ng Advent Recollection and Advent Holy Retreats at mga iba't ibang preparasyon sa ating mga gampanin ngayong panahong ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga pumanaw nating magulang, kapatid, kaanak at maging mga kapanalig. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Ambrosio, San Gabriel, Santo Tomas, at maging ng mga pinipintuho nating mga banal. Kaawaan na makapamuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, isamo natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaran, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Advent blessings sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Bawat humihingi, tatanggap, at ang bawat naghahanap ay tiyak na makatutuklas at ang pinto'y ibubukas sa kumatok na matapat. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
kami sa dusa. Jesus, inintay ka naming makasalanan, pagtubos mo'y makikita. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Hintay kami sa'yo kung sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, o aming manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan, pagtubos mo'y makikita. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas ay gawin mong umulad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin ang iyong piging, ang tamis ng hindi magwawakas sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghang banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami tunawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa na Espiritu at na Jesus, tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, sipi ng panalangin at maging sipi ng aklat ng Biblia, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa tubig ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac, na ang aming obispo si Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., taga rito sa Batangas. Ako po ay isinugo upang patuloy na humiling ng inyong panalangin at tulong sa aming mga proyektong pang-dioceses, lalo na po ang bahay pari na magsisilbing tahanan na mga may karamdaman at nakatatanda naming mga pari. Maraming salamat po sa inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. O Lord, you have mercy on all. Take away from us our sins and mercifully set us ablaze with the fire of your Holy Spirit. Take away from us the heart of stone and give us a human heart, a heart to love and adore you, a heart to delight in you, to follow and enjoy you, for Christ's sake. Amen. Saint Ambrose, pray for us. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Mabiyayang pagdiriwang po ng Imaculado Concepcion sa inyo. Nagpupuri sa may kapal ang buong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.